This is a work of fiction. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Gab anak, dalhin mo nga itong ulam sa bahay ng ninang mo. Nabanggit ko kasi na magluluto ako ng pinakbet at nang hihingi siya, sabi ni nanay habang nasa sala ako at nanonood ng telebisyon. Napabuntong hininga na lang ako pero sumunod pa rin naman sa utos niya. Alam ko naman kasi na kapag nagreklamo ay mabubungangaan na naman ako. Normal na ito sa mga magulang, at alam ko naman na hindi sila magbubunganga na walang dahilan. Kinuha ko ang mangkok na may lamang ulam tapos ay naglakad na palabas ng bahay at dumiretso na sa bahay ni Naninang Lea na tatlong bahay lang ata ang pagitan mula sa amin. Ako nga pala si Gabriel Quinto, Gab ang palayaw ko. 18 taong gulang at kasalukuyang senior high. Cora ang pangalan ni nanay at isa siyang full-time housewife, Gaspar naman ang pangalan ni tatay at isa siyang supervisor sa isang supermarket sa may bayan. Pagkadating sa bahay nila Ninang ay agad kong nakita si Kuya Liam sa may garahe ng bahay nila. Wala siyang suot na damit pang itaas at pawis na pawis ang buong katawan dahil naglalaro siya mag-isa ng basketball mula sa ring na siya lang din ang may gawa. Kuya, nandyan si Ninang? May ulam na pinapabigay si nanay. Sabi ko kaya napalingon siya sa akin. Ikaw pala bunso. May binili lang saglit, pasok ka muna. Sagot naman niya kaya yun ang ginawa ko. Matagal ko ng crush si Kuya Liam, bukod sa gwapo kasi at may matipunong pangangatawan ay sobrang bait pa niya sa akin. Siguro ay dahil wala siyang nakababatang kapatid kaya natutuwa siya sa akin. Meron kasi siya na isang ate at isang kuya, tapos ay pareho pang nasa abroad at may pamilya na. Ako naman ay mag-isang anak lang kaya sobra rin akong naging close sa kanya, na siya na rin sigurong dahilan kung bakit nagustuhan ko siya. Kung hindi ako nagkakamali ay 24 years old na si Kuya Liam at nasa huling taon na niya sa kolehiyo sa kursong criminology. Sa Maynila siya nag-aaral kaya madalang na lang kung umuwi siya rito. Ilang beses din siyang huminto sa pag-aaral noon dahil nga may pagkabulakbol, pero sa awa ng Diyos ay makakapagtapos na rin siya ngayong taon. Hindi na ako nahiya at pumasok na ako sa bahay nila, naabutan ko pa nga si Ninong Julius, ang tatay niya na nanonood ng telebisyon sa sala. Ninong, mano po, wika ko. Nagpadala lang po ng ulam si nanay, dagdag ko pa kayang umiti siya at tumango. Pakilagay na lang sa mesa Gab, pakiusap naman niya na sinunod ko agad, nang matapos ay nagpaalam na ako na uuwi kaya tumango na lang siya ulit. Uy bunso, maliligo kami sa ilog bukas at papasyal sa falls. Gusto mong sumama? Nakangiting tanong sa akin ni Kuya Liam pagkalabas ko, ngayon ay pinupunasan niya ang pawis gamit ang kulay white na tuwalya. Mula noon ay bunso na talaga ang tawag niya sa akin. Sinong kasama mo kuya? Interesadong tanong ko. Mga tropa ko rito, sagot niya. Sa susunod na linggo kasi tapos na ang bakasyon ko, babalik na ako sa Maynila para mag-aral ulit kaya sinusulit ko na, dagdag pa niya. Hindi na kuya, kayo na lang para wala ka ng iniisip na iba. At saka baka hindi rin ako payagan nila nanay at tatay, sagot ko naman. Ako ang bahala sa'yo, ano ka ba? Nakangiting sagot naman niya. Puro single na motor ang gagamitin, at walang aangkas sa akin kaya naisip ko na isama ka, at saka mababait naman ang mga yon kaya tiyak na mag-e-enjoy ka, dagdag pa niya. Wala rin akong pera kuya, pagsasabi ko ng totoo kaya tumawa ulit siya. Ako na nga sabi ang bahala sa'yo. Ano, sasama ka ba o hindi? Wika niya. Sasama, mahina at nahihiyang sagot ko naman. Sige, mag-ayos ka na ng mga dadalhing gamit, tapos ay matulog ka ng maaga mamayang gabi kasi maaga rin tayong babiyahe bukas. Wika ulit niya kaya ngumiti na lang ako at tumango. Pupunta ako sa bahay niyo mamayang hapon at ipagpapaalam kita, dagdag pa niya. Ngumiti na lang ulit ako at nagpasyang umuwi na.
Sa totoo lang ay excited ako at sobrang saya. Bago pa mag-aral sa Maynila si Kuya Liam ay sobrang close naming dalawa. Kahit saan nga siya magpunta ay sinasama niya ako, kahit na maglalaro lang sila ng basketball ng mga tropa niya sa court ay nakasunod ako sa kanya. Nagbago lang ang lahat mula nang umalis nga siya, may mga pagkakataon pa rin naman na nagkakasama kami, pero hindi na kagaya ng dati na halos hindi na ako mahiwalay sa tabi niya. Madalas kasi siyang umaalis na hindi na nagsasabi sa akin kaya hindi na ako nakakasama, hindi naman ako nagrereklamo kasi alam ko na may sarili siyang buhay. Kaya ngayon ay sobrang saya ko na isasama niya ulit ako sa lakad nila ng mga kaibigan niya. Gaya naman ng sinabi ni Kuya Liam, gabi na nang magpunta siya sa bahay para ipagpaalam ako. Saktong kakain na kami ng hapunan noon kaya sumabay na siya sa amin. Doon ko lang din nalaman na 3 araw pala ang itatagal ng lakad na iyon at sa mga tents kami matutulog kung sakali. Nako, baka makaabala at dagdag lang sa iisipin mo yung sigab, saad ni nanay. Hayaan mo na ang anak mo nang mag-enjoy naman. Lagi na lang siyang nandito sa bahay, sabi ni tatay tapos ay lumingon kay Kuya Liam. Ikaw lang ang gustong kasama mula noon, kaya noong mag-aral ka sa Maynila puro bahay at eskwela na lang siya. Kaya mas maigi nga siguro na isama mo ng malibang naman, sabi pa niya kay Kuya Liam. Huwag po kayong mag-alala ninang at ninong, ako po ang bahala kay bunso. Hindi ko naman po siya pababayaan doon, nakangiting saad pa ni Kuya Liam. Mag-iingat kayo kung ganun, sabi na lang ni nanay na siyang nagpangiti sa akin. Pagkatapos kumain ay tumambay pa si Kuya Liam sa bahay namin at nakipagkwentuhan sa akin. Ang dami nga niyang naikwento tungkol sa buhay niya sa Maynila. Nabanggit niya yung mga naging girlfriend niya, yung mga babaeng nagamit lang niya at kung ano-ano pa. Sa totoo lang ay nagiinit ako habang nakikinig lang sa kanya, pero may konting selos din dahil nga may gusto ako sa kanya. Nang gabing iyon din ay natulog ako agad pagkatapos naming magkwentuhan at umuwi na siya. Kinabukasan, alas 5 pa lang ng umaga ay naghahanda na kami ni Kuya Liam para sa pag-alis namin. Sa totoo lang ay inaantok pa ako, pero mas nangingibabaw sa akin ang excitement. Pareho kaming may dalang backpack, yung sa kanya ay sinuot niya sa harap niya para hindi raw ako mahirapan, tapos ay nakasuot naman sa likod ko yung akin. Kapit ka ng mabuti sa akin bunso, sabi ni Kuya nang nakasakay na kami sa motor niya, kaya naman mas hinigpitan ko ang pagkakahawak sa magkabilang balikat niya. Hindi dyan. Sabi pa niya. Medyo nagulat nga ako at nakaramdam ng kaba ng maramdamang hinawakan at kinuha niya ang magkabilang kamay ko, tapos ay nilagay niya iyon sa bewang niya at pinadaos-dos papunta sa tiyan niya. Kaya naman parang nakayakap na ako sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang init ng katawan niya kahit pa medyo makapal naman ang suot niya, ramdam ko rin ang matigas niyang tiyan na halatang may 6-pack abs dahil nga masipag siyang mag-gym. Nang sa tingin namin okay na, ay pinaandar na niya agad ang motor, tapos ay pinuntahan na namin sa meeting place ang mga kaibigan niya. 4 na motor lahat ang gamit at bale 8 kaming lahat na magkakasama at puro lalaki pa. I mean, puro lalaki pala sila. Ako kasi ay kalahati lang. Hindi na rin naman kami nag-aksaya ng panahon na umalis na. Sinabi naman nila na nasa 1.5 oras lang naman daw ang biyahe. Mabilis lang yun kung tutuusin lalo na't naka-single pa kaming lahat. Hindi naman maalis sa akin ang labis na tuwa at kilig na nararamdaman habang nasa biyahe kami. Yakap ko kasi ang lalaki na matagal ko nang gusto, ang nag-iisang lalaki na lihim kong pinagnanasahan. Although hindi ko alam kung pagnanasa lang ba talaga ang nararamdaman ko para sa kanya o totoong mahal ko na siya. Kahit pa nasa tamang edad na rin naman ako ay hirap pa rin sa akin na i-figure out itong nararamdaman ko. Basta isa lang ang sigurado, gusto ko talaga siya. Alas 8 ng umaga nang makarating kami sa ilog, may iilang mga tao kaming naabutan na may dala rin kanya-kanyang tents. Nagpasya naman kami na pumwesto kung saan walang masyadong tao, tapos ay nasa lilim pa ng malaking puno ng akasya.
Pagkababa namin sa mga motor ay inayos naman namin ang mga tents namin at dinala ang mga gamit sa loob. Okay lang ba tayo rito? Medyo malayo ang banyo sa napili nating pwesto, sabi nung isa naming kasama. Nagpakilala sila sa akin kanina pero hindi ko na lang masyadong binigyan ng pansin, at isa pa ay pamilyar naman ako sa mga mukha nila dahil nga nakatira kami pare-pareho sa iisang barangay lang. Bukod doon ay wala naman akong ibang pakialam sa mga kasama namin maliban kay Kuya Liam, siya lang naman kasi ang dahilan kung bakit sumama ako rito, kasi nga ay gusto ko siyang makasama at makabonding. Okay na rito, at least malayo sa ibang tao. Kahit na hanggang madaling araw tayo mag-ingay wala tayong iniisip, sagot naman ni Kuya Liam. Apat na tents ang tinayo namin, at obvious naman na kami ni Kuya Liam ang magkasama sa tent na dinala niya kaya sobra akong excited na dumating ang gabi at makatabi siya sa pagtulog. Hindi naman siguro siya mag-iisip ng ibang bagay kung magkukunwari ako na giniginaw at yayakapin ko siya. Mahina akong natawa sa kahalayan na naglalaro sa isip ko. Pagkatapos naming itayo ang mga tents ay nagpunta ang dalawa naming kasama sa bahay ng katiwala ng ilog, sabi kasi nila ay nagpaparente raw ang mga iyon ng gamit sa pagluluto. Nang makabalik naman na sila ay naghanda na sila agad ng makakain namin, habang ako ay tahimik lang na nakaupo sa isang malaking bato at pinapanood sila. Napangiti ako ilang sandali pa nang lapitan ako ni Kuya Liam. Ayos ka lang? Nakangiting tanong niya sa akin kaya agad akong tumango. Ang ganda rito kuya. Masayang sagot ko naman. Ang kaso sabi niyo kanina malayo ang banyo. Paano kapag gabi o kaya madaling araw na gusto kong mag-CR? Mukhang nakakatakot dito kapag gabi, sabi ko pa kaya nagtawanan ang lahat. Edi sabihan mo ako para masamahan kita, sagot naman niya kaya tumango na lang ako. Spoiled na spoiled mo yang sigab pare ah. Kung hindi lang namin alam na kinakapatid mo, iisipin namin na jowa mo siya. May halong pagbibiro na wika nung isa naming kasama. Nagtawanan ulit silang lahat dahil doon. Ako naman ay nakaramdam ng pamumula ng mukha, hindi dahil sa nahiya ako, kung hindi dahil kinilig ako. Parang ang sarap kasi isipin na jowa nga ako ni Kuya Liam. Bakit, papasa naman siyang babae ah? Mas maganda, sexy at maputi pa nga siya kesa sa mga girlfriend niyo. Sagot naman ni Kuya kaya mas lalong lumakas ang tawanan, ako naman ay mas kinilig dahil sa natanggap na papuri. Edi jawain mo na. Kaso mukhang inosente pa siya sa lahat ng bagay, mahihirapan ka kapag sinubukan mong pasukin, makahulog ang wika nung isa pa naming kasama. Pasukin ang puso niya, dagdag pa niya kaya nagtawanan na naman ang lahat. Sa totoo lang ay hindi naman ako na-offend sa ganitong biro, kung tutuusin ay nag-e-enjoy nga ako kahit na papaano kasi ramdam ko na welcome ako sa kanila. Kapag hindi nila ako biniro, alam ko na ayaw nila akong kasama. Huwag niyo ngang bigyan ng ideya yang si Liam, mukhang tagtuyot pa naman siya. Baka mamayang madaling araw marinig na lang natin siyang umuungol, habang yang sigab umiiyak. Pagbibiro ulit nung isa pa kaya muli na naman silang nagtawanan. Napalingon ako kay Kuya Liam na napapangiti at napapailing na lang. Binalingan pa niya ako ng tingin tapos ay kumindat sa akin. Dadahan-dahanin ko naman, pagsakay niya sa biro ng mga kaibigan niya habang nakatingin sa akin kaya napalunok ako ng laway. Ang mga tropa naman niya ay naghiyawan at muling humalakhak dahil doon. Naku po, seryoso nga ata at mukhang tinamaan na. Wika ulit nung isa pa. Wala kaming ginawa buong araw kung hindi ang mag-swimming sa ilog, magpunta sa mga falls at kumain. Sobrang nakakapagod kasi mukhang hindi sila nauubusan ng energy, pero sobrang saya rin naman. Mga bandang hapon iyon nang magpasya silang uminom ng alak. Hindi ko talaga gusto ang lasa ng alak, pero dahil sa pamimilit nila ay uminom na rin ako ng konti. Ang niluto nilang pagkain kaninang tanghali ay sobrang dami, dinagdagan na nila para daw hanggang gabi na. Kaya naman hindi na sila maawat sa pag-inom dahil nga wala na rin namang ibang gagawin.
Nang dumating naman ang alas 7 ng gabi ay nagsindi sila ng bonfire. Ito ang unang beses na naranasan ko ang ganito, at sobrang gaan sa pakiramdam. Kaya mo pa, bunso? Mahinahon at nakangiting tanong sa akin ni Kuya Liam habang nakapaikot kami sa may apoy. Malamig ang simoy ng hangin dahil nga gabi na, pero nilalabanan naman ito ng init ng apoy sa bonfire. Hindi naman ako masyadong umiinom, kuya, nakangiting sagot ko naman. Totoo naman kasi ang sinabi ko, sila ay nakakarami na, samantalang ako ay hindi pa nauubos ang isang bote na binigay nila kaninang hapon pa. Nako, damihan mo dapat ang inom mo, bunso. Paano ka magkakalakas ng loob sa mangyayari sa inyo ng kuya mo mamaya? Nakangisi at makahulog ang wika ng isa naming kasama. Hindi naman na ako bata para hindi maintindihan ang nais niyang iparating, pero hindi ko gusto na bigyan ng kulay ang mga naririnig kasi nga alam ko na palabiro lang talaga sila at normal na sa kanila ang ganitong mga biro. Oo nga, bunso, kapag lasing ka hindi ka masyadong masasaktan, wika naman nung isa pa. Kayo talaga, masyado niyong tinatakot ang bunso namin. Natatawang saad na lang ni Kuya Liam tapos ay umakbay sa akin. Dahil sa nakasando lang siya ay agad na dumampi sa balat ko ang mainit na singaw ng katawan niya. Agad naman akong kinilabutan at nakaramdam ng init dahil sa pangyayari. Gayunpaman ay iwinaksi ko na lang sa isip ko ang mga malilikot na imahinasyon at pilit na lang nang umiti. Oo nga pala pare, ilang buwan na lang gagraduate ka na ah. Itutuloy mo ba ang pagpupulis? Seryosong tanong nung isa pa naming kasama kay Kuya Liam. Bahala na pare, pero gusto kong magtrabaho na sana agad. Balak ko kasi sa Maynila na talaga tumira, tapos papasyal na lang dito sa atin kung minsan, sagot ni Kuya, kaya agad akong napalingon sa kanya. Hindi ko alam na may balak siyang manirahan na talaga sa Maynila. Ang akala ko kasi ay babalik na siya rito for good pagka-graduate niya. Ibig sabihin magiging madalang na lang talaga ang bonding natin. Wika nung isa pa niyang kaibigan. Hindi naman malayo ang Maynila, pwede niyo naman akong puntahan lagi, o pwede naman akong umuwi rito ng Lingguhan, sagot ni Kuya tapos ay lumingon pa sa akin. Ikaw bunso, ayaw mong ipagpatuloy ang pag-aaral mo sa Maynila? Mas maraming magagandang university doon, at mas maraming magagandang opportunity pagka-graduate mo, wika pa niya sa akin. Sus, ang sabihin mo, kaya atit kang manirahan na talaga sa Maynila ay para mabahay mo na yung bunso mo. Pang-aalas ka ulit ng kaibigan niya kaya lumakas na naman ang tawanan, maging si Kuya ay natawa dahil doon. Ako naman ay hindi malaman kung biro lang ba yon, pero ang ideya na titira kami sa iisang bubong na kaming dalawa lang ay sobrang saya sa pakiramdam. Hindi ko alam, kuya, at saka malamang ay hindi papayag si nanay kung sakali, sagot ko naman. Nag-expect ako na sasabihin niyang sa kanya ako titira kung sakali, tapos ay ipagpapaalam niya ako kina nanay na malaki ang tiwala sa kanya. Ang kaso ay hindi niya sinabi at nag-iba na agad ang usapan. Okay lang naman sa akin yun, hindi naman kasi talaga ako umaasa na magugustuhan niya ako kasi nga ay alam kong straight siya at walang halong mali siya ang turing niya sa akin. Kapatid lang talaga. Alas 11 ng gabi nang matapos kami sa inuman, mukhang lasing na lasing nga sila kasi sobrang ingay pa rin nila. Nagkaayaan pa nga na maligo kami sa ilog, tapos ay sabay-sabay na ring naligo sa public bathroom. Sa totoo lang ay nahihiya at naiilang nga ako kasi hubot-hubad silang lahat. Kaya naman minadali ko lang ang pagligo, at nang makapagbihis na ay sa labas ko na sila hinintay. Gusto ko sanang bumalik na agad sa pwesto namin pero natatakot ako dahil nga madilim ang madadaanan. Nang magkakasama nga kaming naglalakad ay para akong bata na mahigpit ang kapit sa kaliwang braso ni Kuya Liam, hinayaan lang niya ako kasi hindi naman sikreto sa kanya ang pagiging matatakutin ko, kahit palabing walong taong gulang na ako. Nang nasa tents na ay hindi ako agad na nakatulog. Napanguso pa nga ako kasi pagkahiga ni Kuya, ilang minuto lang ay naghihilik na siya. Malamang ay dahil sa pagod at kalasinggan. Pagkalipas ng ilang minuto ay tumigilid na ako dala ng antok,
Pero hindi pa ako tuluyang nakakatulog ay naramdaman ko ang paggalaw ni Kuya at pagyakap niya sa akin. Agad akong nakaramdam ng kaba kasi hindi lang basta pagyakap ang ginawa niya. Ramdam ko rin na dinikit niya ang buong katawan niya sa akin, kaya naman kinilabutan ako sa init na taglay nito. Mas lalo pa akong nakaramdam ng kaba nang maramdaman sa likod ko ang tila buhay na kapirasong laman na parte rin ng katawan niya. Gising ka pa? Sobrang hina na bulong niya sa akin maya-maya lang. Bakit kuya? Tanong ko naman. Huwag kang maingay, baka may makarinig sa atin. Mahina pa rin naman na sagot niya kaya napalunok ako ng laway, lalo na't mas hinigpitan niya ang pagkakayakap sa akin habang marahang gumagalaw ang kanyang katawan sa likod ko. May mangyayari ba sa atin kuya? Mahina rin at may halong kaba na tanong ko. Gusto mo ba? Pagbabalik naman niya ng tanong. Hindi naman ako makasagot dala ng labis na hiyang nararamdaman. Hindi ko rin kasi alam kung bakit nagawa kong itanong iyon sa kanya. Mahina namang natawa si kuya nang walang marinig na kahit na ano mula sa akin. Biro lang bunso, kahit na nasa tamang edad ka na ay alam kong hindi ka pahanda sa ganong bagay. Saka na kapag handa ka na, wika pa niya. Hindi ko maintindihan kung bakit may konting disappointment akong naramdaman dahil sa sinabi niya. Kaya naman huminga ako ng malalim bago muling tumigilid para maharap ko siya. Agad na nagdikit ang tungki ng mga ilong namin tapos ay naamoy ko ang mabango niyang hininga. Handa na ako kuya? Wika ko. Malamang ay dahil na rin sa tama ng konting alak na nainom ko kaya malakas ang loob ko na sabihin ito ngayon. Bahala na bukas kung magalit siya sa akin, basta gusto ko siyang maramdaman ngayong gabi. Gusto kong maranasan ang maging babae sa piling niya. Halata naman ang gulat sa kanya dahil sa sinabi ko, pero ilang sandali pa ay inabot niya ang lobby ko at marahan yung dinampihan ng halik. At nang gabing iyon ay nangyari na nga ang hindi dapat. Nasaktan ako at umiyak, pero napawi dahil sa matamis niyang halik. Nagising ako kinabukasan na masakit ang buong katawan ko. Pagkamulat ko sa mga mata ko ay wala na si kuya sa tent, pero rinig ko ang tawanan nila ng mga kaibigan niya sa labas. Hindi ko alam kung may ideya sila sa nangyari sa amin ni kuya, pero kahit na nahihiya akong lumabas dahil nakakaramdam ako ng konsensya ay ginawa ko pa rin. Gising na pala si bunso, sabi nung isa naming kasama na siyang unang nakakita sa akin. Pinuyat ka ata masyado ng kuya mo. Ang ingay niyo kagabi. Natatawang dagdag pa niya. Napalingon naman ako kay kuya na nakangiti lang. Maupo ka na rito, igagawa kita ng kape. Sabi niya sa akin na may halong lambing kaya para akong nakahinga ng maluwag. Sa totoo lang kasi ay inasahan ko na magagalit o kung hindi kaya ay may ilang siya sa akin. Kaya sobrang saya ko na hindi naman nagbago ang trato niya sa akin. Nang araw na iyon, as usual ay naligo lang ulit kami sa ilog at falls. Wala namang bago sa mga ginawa namin hanggang sa sumapit na ang gabi. Tinanong nga ako ni kuya nang magkatabi na kaming nakahiga sa tent kung masakit pa daw ba, nang sinabi kong oo, ay niyakap na lang niya ako hanggang sa makatulog na kami. Nang makauwi na kami ay medyo iika-ika pa rin ako sa paglalakad, tinanong nga ako nila nanay kung ano ang nangyari sa akin at sinabi ko na lang na nadulas ako sa may ilog. Mahinang natawa si Kuya Liam dahil doon kasi alam naman naming dalawa kung ano ang totoong nangyari, pero syempre ay hindi naman ako tanga para sabihin yun sa mga magulang ko. Lumipas pa ang mga araw at naging madalas na ulit ang bonding namin ni Kuya Liam, at sa puntong ito ay hindi na lang basta ang mga nakaugalian naming bonding ang ginagawa namin, kung hindi higit pa. Dahil nga ilang araw na lang ang itatagal niya rito bago bumalik sa Maynila ay madalas kong ipagpalem niya ako sa mga magulang ko na matulog sa bahay nila. Ang dahilan niya lagi ay sinusulit lang niya ang oras at maglalaro kami ng PS4 sa kwarto niya, pero ang totoo ay ibang laro na lagi ang ginagawa namin. Kapag kaming dalawa lang ang magkasama ay sobra ang pagiging malambing niya sa akin na siyang nakakatuwa.
Ngayon ay magkatabi at magkayakap kami sa kama niya, madaling araw na pero gising na gising pa rin kaming dalawa. Pagod man ako't inaantok ay ayaw ko namang matulog kasi mamayang umaga na ang alis niya pabalik sa Maynila at sobra akong nalulungkot. Huwag ka nang malungkot, papasyal naman ako rito lagi, sabi niya sa akin. Alam ko naman iyon, pero kasi mas madalas pa rin na wala ka rito. Alam ko naman na madami ang nagkakagusto sa iyong mga babae doon na mga magaganda. Kapag nagka-girlfriend ka na, paano ako? Mahinang sagot ko kaya natawa na lang siya. Hindi na ako hahanap ng girlfriend, huwag kang mag-alala. Sa'yo lang ako, may halong lambing naman na sagot niya tapos ay mahigpit pa niya akong niyakap. Naniwala ako sa sinabi niya, pero hindi ako umasa. Ganun pa man ay ginawa naman niya ang pangako niya. Minsan kapag hindi siya masyadong busy ay tuwing Sabado siya umuwi rito at Linggo na ng hapon babalik sa Maynila, at sa tuwing umuwi siya ay hindi kami nag-aaksaya ng oras at sa kanila ako lagi natutulog. Ganun ang naging setup namin ni Kuya Liam sa loob ng ilang buwan, hanggang sa nakagraduate na nga siya. Pagkatapos niya sa kolehiyo ay naging tambay muna siya ng ilang buwan habang nagre-review para sa exam niya sa pagpupulis. Nang pulis na siya ay natapos na ako sa senior high at magsisimula na sa unang taon ko sa kolehiyo. Doon ay napagpasyahan namin na magsama na sa Maynila. Naging matagal na diskusyon iyon sa mga magulang ko, pero sinabi ni Kuya Liam na siya ang magpapaaral sa akin habang siya naman ay doon na nagtatrabaho bilang isang pulis, at labis ang saya ko nang pumayag naman sila. Habang siya ay nagtatrabaho, ako naman ay nag-aaral, ganun pa man ay namuhay kami na parang mag-asawa talaga. Sobrang saya ko kasi hindi na naghanap ng iba pa si Kuya Liam, hindi rin siya nagkulang sa pag-aalaga at pagpaparamdam sa akin na mahal niya ako, hanggang sa mapatapos na niya ako sa kolehiyo. Pulis pa rin siya, at ako naman ay natanggap agad bilang isang HR staff sa isang call center company. Magkasama pa rin kami sa apartment, at walang nagbago sa turingan namin sa isa't isa. Hanggang sa siya na rin mismo ang nagdesisyon na sabihin na namin sa mga magulang namin ang tungkol sa relasyon namin na ilang taon din naming tinago. Noong una ay natatakot at kinakabahan ako, pero nawala ang lahat ng iyon kasi hindi niya binitawan ang kamay ko habang kausap namin ang mga magulang namin. Alam naman namin, nakangiting sagot ni Ninong Julius, ang tatay niya nang umamin na nga kami. Hindi naman kami isinilang kahapon para hindi malaman at mapansin na iba ang turing niyo sa isa't isa. Pero hindi kami nagsalita kasi gusto namin na sa inyo mismo manggaling, dagdag pa niya. Napalingon ako sa mga magulang ko na nakangiti at tumango lang dahil doon. Kung may definition man siguro ang salitang swerte, iyon ay ako. Si Kuya Liam ang naging una ko sa lahat ng bagay, siya ang unang lalaking minahal ko, at unang lalaki na naging kasintahan ko. Tapos ay sobrang swerte ko pa kasi pareho kaming may mga magulang na open-minded at todo suporta sa kung anuman ang mga desisyon namin sa buhay. Kumpare, baka naman paiyakin lang nitong anak mo ang anak ko ah? May halong pagbibiro na saad ni tatay kaya natawa ang lahat. Nako kumpare, baka itong sigab pa ang magpaiyak sa anak namin, sagot at pagbibiro rin naman ni Ninong Julius. Dahil doon ay naging all out na ang relasyon namin ni Kuya Liam, iyon nga lang ay kuya pa rin ang tawag ko sa kanya at bunso pa rin ang tawag niya sa akin. Iyon na kasi ang nakasanayan namin. Kahit mga katrabaho niyang pulis ay alam na, na isang kagaya ko ang karelasyon niya. Wala naman silang masamang sinabi, pero alam ko naman na marami pa rin ang nagtataka at hindi makakaintindi kahit na anong paliwanag ang gawin namin. Pero hindi na mahalaga iyon, ang importante na lang sa amin ngayon ay mapasaya rin ang mga taong mahal namin at malapit sa aming dalawa, iyong mga tao na mahal kami at hindi tinignan na may halong panghuhusga. At ang isa pang mahalaga ay alam namin na pareho kami ng nararamdaman at pareho kaming masaya. Thank you.